Matapos umani ng iba't ibang batikos sa kanyang inasal sa budget hearing ng Kamara, iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya spoiled brat. Alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Tingin ni Duterte, hindi lang daw sanay ang mga mambabatas na hindi nakukuha ang mga gusto nilang sagot. Naniniwala naman daw si Duterte na may kapangyarihan ang Kongreso na suriin ang budget proposal ng Office of the Vice President o OVP. Sabi ng Bise, nasa website at social media accounts ng OVP ang kanilang paliwanag kung para saan ang hinihingi nilang budget. Ginagamit lang daw ang budget hearing ng ilang miyembro ng Kongreso para atakihin siya. Sa ikalawang bahagi ng kanyang video, inakusahan ng Bise sina House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Party List Representative Sal Dico, bilang dalawang taong may kontrol umano sa budget ng Pilipinas. Sa lumabas na General Appropriations Act 2023, umabot sa mahigit 15 billion pesos daw ang budget sa classroom construction. 10 bilyong piso raw dyan ay hawak daw ni Nako at Romualdez. Noong 2024 naman, mula sa mahigit 19 billion pesos na classroom construction budget, ay naging 24 billion pesos na raw ito sa House version ng General Appropriations Bill. May naka-attach na raw na listahan sa budget ng DepEd kung saan gagastusin ang nasa 17 billion pesos na halaga ng classroom construction. Paglilinaw ng Bise, hindi raw galing sa DepEd ang dagdag budget. Wala pang pahayag si Nako at Romualdez kaugnay sa mga alegasyon. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.